I will move that she be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Ito ang babala ni Kabayan Party List Representative Harry Roque na gagawin niya kung iis na bini Senador Leyla De Lima ang ikinakasang imbestigasyon ng Kamara de Representantes hinggil sa problema ng ilegal na droga sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Una nang inihayag ni De Lima na hindi niya sisiputin ang naturang House Inquiry dahil wala siyang nakikitang lehitimong dahilan upang gawin ito in aid of legislation. Pero ayon kay Albay Representative Edsel Lagman at Northern Samar Representative Raul Daza ng Minority Bloc sa Kamara, paglabag sa tinatawag na Interparliamentary Courtesy Rule ang pag-imbita sa senadora sa nabanggit na House Probe. Kurtesiya lang yan. Hindi ang batas na nagsasabi na hindi po pwede. Una. Pangalawa, hindi naman siya iniimbestiga dahil sa kanyang trabaho sa Senado. Iniimbestiga siya dahil sa nakaraan niyang trabaho sa DOJ na di umano pinagsamantalahan niya na naging dahilan na yung mga acts of criminality dyan sa Muntinlupa ay nagpapatuloy at di umano nakinabang siya sa drug money dahil ginamit niya ito sa kanyang kampanya. Pinatutsadahan rin ni Roque ang baguhang senadora na walang karapatan na manguna sa pag-iimbestiga sa extrajudicial killing sa Senado dahil hindi naman ito naging epektibong Justice Secretary dahil sa mababa umanong conviction rate sa mga kasong kriminal sa kanyang panahon. Dahil dito, hinamon ng kongresista si De Lima na kung naniniwala itong walang ginagawang ilegal noong siya pa ang pinuno ng Department of Justice na siyang may hawak sa National Bilibid Prison, ay kailangan niyang linawin itong lahat sa gagawing imbestigasyon sa Kamara. Kung walang tinatago, sisipot. Kung malinis ang konsyensya, hindi magtatago sa kortusiya. Hinahamon ko si Leyla De Lima. Kung malinis ang konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. Sinagot ni Senator Leyla De Lima ang mga testimonya ng mga testigo sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Sa isang press conference ngayong umaga nga ay nagsalita muli si Senator Leyla De Lima sa mga muli natatanggap niyang harassment magmula ng mga isang publiko sa House Committee on Justice hearing. Itong mga nakarang araw, ang kanyang personal contact details, kabilang nga dyan, Flor, ang kanyang phone number at address. Binasa ng senadora kanina sa press conference ilan sa mga text messages na uri ng harassment na muli natatanggap niya mula sa mga di kilalang tao. Ayon rin sa kanya, Flor, ay kasalukuyan siya naghahanap ng ibang matitirhan ngayon dahil na rin sa lumalang banta sa kanyang buhay. Sa ngayon daw kasi ay maaaring naapektuhan na ang kanyang tinitirhan na subdivision sa Paranaque, ito ay sa kabila ng paghigpit ng seguridad na ipinapatupad na doon. Isa rin sa mga inihayag ni De Lima sa kanyang press conference kanina ay ang umano'y pagpilit kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino upang tumistigo laban sa kanya. Binasa, Flor, ni De Lima sa press conference kanina yung text message umano ni Marcelino sa isa nilang common friend kung saan sinasabi niya na hindi anya siya makakilos ng malaya ngayon dahil sa banta sa kanyang buhay. Ayon sa umano yung text message ni Marcelino ay pinipilit umano siya upang lumantad at ituro si De Lima bilang pangunahing protektor ng mga sindikato ng droga. Ayon naman sa senadora ay humingi siya ng permiso doon sa kanila mismo kaibigan upang basahin sa publiko itong text message na to at maipakita rin anya kung paano pinipilit ang kanyang mga kaaway upang gumawa ng peking testimonya at ituro siya bilang pangunahing nakinabang sa operasyon ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Sinabi rin ni De Lima na may nakumpirma na rin siyang isang kaso ng inmate na talagang isinailalim anya sa overnight interrogations ng Special Action Force kung saan anya ito ay tinorture psychologically at saka pinilit na tumistigo laban kay De Lima. Samantalang nagpaliwanag naman yung senadora sa ilan sa mga nailantad na alegasyon laban sa kanya magmula nga na magsimula yung hearing ng House Committee on Justice, kabila na dyan, Flor, yung questionable raid na ginawa nila sa maximum compound ng New Bilibid Prison taong 2014. Ayon
si Senator De Lima, totoan niya na nakatanggap sila ng tip mula sa Philippine National Police tungkol sa operasyon ng droga sa loob, pero minabuti anya niya na pamunuan na lang ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang raid at saka ginawang support na lang ang Philippine National Police. Ayon sa Senadora Flor, ito ay sa dahilan ang DOJ naman ang may jurisdiction sa Bureau of Corrections at hindi ang PNP. Itinanggi naman ang Senadora na siya ay tumanggap ng illegal na pera mula sa para sa kanyang kampanya mula sa inmate na si JB Sebastian na umunay namumuno sa drug operation sa loob ng Bilibid. Si Sebastian Anya ang naging tipster nila noon sa loob ng New Bilibid Prison kaya hindi siya isinama sa mga nauna nilang raid at hindi rin naisama doon sa mga naunang inilipat sa NDI compound. Pero matapos anya na ma-issue na pinapaboran ng Bucor at ng Department of Justice si JB Sebastian ay nagpahintulot na rin si Senator De Lima na siya ay ilipat at isama doon nga sa Bilibid 19. Samantala, umaasa naman ang senadora na magiging patas yung kalalabasan ng committee report ng House Committee on Justice. Pero ayon sa kanya, ay hindi na siya magugulat kung sakaling ito yung si JB Sebastian na to na tinuturo nga na kumukuha ng pera mula sa illegal na droga ay mag-testify na rin laban sa kanya. Samantala, Flor, mamaya ay magkakaroon o ipagpapatuloy dito sa Senado ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights patungkol sa mga manikaso na extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Pero sa pagkakataong ito, si Senator Richard Gordon na yung uupong chairperson nito. Ayon kay Senator De Lima, ay handa siyang humarap din dyan at magbigay ng kanyang partisipasyon sa kabuuan ng pagdinig. Samantala, sinagot naman ni Senadora Laila De Lima ang ilang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Kabilang narito ang usapin sa drug lord na si JB Sebastian. May ulat si Eunice Amonte. Bago magsimula ang Senate hearing sa di umano'y extrajudicial killings, ay muling ipinatawag ni Senator Laila De Lima ang media para sa isang press conference. Dito, kanya inihayag na nanganganib na ang kanyang buhay dahil sa kaliwat kanyang pambabastos at death threats na kanyang natatanggap mula nang i-anunsyo sa publiko ang kanyang numero. Sa katunayan, binasa niya pa sa media ang ilan sa mga text messages na di umano'y kanyang natatanggap. Harassing, intimidating, text from this number kasi ito ang numero that the committee has so recklessly allowed to be publicly disclosed in the course of the inquiry the other day. I told you about it. I issued a statement in respect to that. Tuloy, hindi ko na magamit itong numero na to. Halos wala nang pumapasok na mga legitimate na mga text. Puro na lang mga pambabastos, puro na lang mga pananakot, and even calls, non-stop. Although halos wala naman akong sinasagot kasi kapag hindi ko naman kilala ang numero, hindi ko talaga sinasagot. Pero the fact na non-stop, lalo na nung isang gabi, I'm sure galing talaga sa mga kampo na yan. I mean, these are the by the nature of the text, by the nature of the messages, this could only come from these trawlers. Aniya, mga high-profile inmates na humarap sa Kongreso nitong linggo ay sumasailalim sa mental torture upang magsalita ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Iginiit rin niya na isa sa mga high-profile inmates na si JB Sebastian ay isang asset ng gobyerno. Dahilan kung bakit hindi napasama ang kubol nito sa raid sa Bilibid 19. Hinamon niya rin ang House Committee on Justice na imbitahan si Sebastian upang patotohanan ang kanyang mga sinasabi. Tinawag rin ang senadora na operators ang mga investigators na ayon sa kanya ay tagapagmanipula ng witness upang siraan siya sa publiko. Iniyag ng senadora na hindi siya magtitiwala ngayon sa AFP, PNP at NBI dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Pinaringgan rin ng senadora ang pahayag ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na mayroon pang mas mataas na opisyal na sangkot sa droga. Sino pa ba ang opisyal na yellow na mas mataas sa akin noon? When I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President and therefore the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my President? Who is also a beneficiary of all these things? Of course not. You know Pinoy. I mean,
Dagdag pa rin, Senadora, ayaw niya muna magsalita tungkol sa mga kasinungalingang paratang ng mga witnesses dahil inaantay niya pa na matapos ang lahat ng testigo bago niya pabulaanan ang mga testimonya nito. Para sa PTV News, Eunice Samonte.